What's up mga TVnatics? Welcome back to my channel. And for our today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung ipinost po nating poll doon sa Pasig News Channel na kung saan ay tinanong po natin ang bawat Pasigueño. Dahil kilala na nga po natin ang mga tatakbong mayor sa susunod na election 2022, ay tinanong natin sila kung para sa kanila ba ano ang kwentong Bicol Soto nila at ano ang kwentong Iyo Caruncho Bernardo nila. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel and you want to know more about the Pasig Update, just click here to subscribe. And yes, eto nga po yung ipinost natin doon. Alright, mga Pasigueño, at pinapaalala lamang po namin sa inyo na ang mga babasahin nating komento ngayon ay base po ito sa komento ng ating mga Pasigueño. Ipapaskill nga po natin or ipopost natin mamaya yung picture doon sa ano ang kwentong Bicol Soto nila at ipapaskill din natin or ipa-flash din natin ang picture ng ano ang kwentong Iyo Caruncho Bernardo nila upang malaman natin po ang pulso ng Pasigueño kung para sa kanila at para mas makapili tayo ng ating susunod na leader sa Halalan 2022. At simulan na nga po natin ang pagbabasa ng comment at nakakaaliw na comment dito sa Facebook po. Nangyari kasi doon sa picture na ipinost natin sa Pasig News Channel ay pinakomment natin yung lahat at pinakomment natin yung experiences nila o kung ano yung masasabi nila o kung ano yung kwentong Bicol Soto nila doon mismo sa picture ni Mayor Vico at ganun din po sa picture ni Vice Mayor Iyo. Kaya naman doon sa mga picture nila ay nag-comment doon yung ilan sa mga followers nila o yung ilan sa mga Pasigueño natin at doon nga po natin kinuha yung mga babasahin nating comment ngayon. So magsimula tayo sa sinabi ni Jasper Jornales. For the first time, I feel proud to be a Pasigueño because of the world-class leader in the person of Mayor Bicol Soto and his world-class leadership in Pasig. Pang-president na nga ang level after 3 terms, pwede na mayor, ipahiram ka na namin sa buong Pilipinas. Wow! So intayin natin, no, siguro mga after 3 terms ni Mayor Bicol kung siya ba ay tatakbo sa higher position. Malalaman natin yan after 6 years pa. Tapos ang sabi din niya, gawin mo munang model city ang Pasig. So another for 3 terms. At ito din po ang isa sa mga comment ni Corazon Garces. Kay Mayor Bicol Soto po kami kasi wala na po kaming hahanapin pa. The best po siyang mayor. Siya po ang tagapagsalba ng Pasigueño. Unang-una, hindi siya corrupt. Mahal niya ang mahihirap at yung tricycle driver at senior citizen. God bless po sa family ninyo. So yan ang isa sa mga comment doon sa picture na sa comment box ni Mayor Bicol doon sa kanyang ano ang kwentong Bicol Soto mo. Ayan, so basahin din naman natin ang comment ni Chito Nepomuceno. Maraming nabago na kalakaran katulad ng pagbibigay ng grocery items. Pagpasko na, iahatid sa bawat bahay. Mahirap man o mayaman, ang senior cash gift nasa ATM na at hindi ka napipila para makuha. Hindi katulad ng dati na dumadaan pa sa kung saan-saan na asosasyon. COVID vaccination implemented efficiently. Ayuda nakarating na sa mga kinauukulan, contractual employees. Made permanent, continue the good work of Mayor Bicol Soto. So, yun yung isa sa napansin po ni Mr. Chito Nepomuceno, no? Yun yung mga bagay na nakita niya, at kwentong Bicol Soto niya, kaya naisabi niya itong mga komentong ito. At ang sabi din naman po ni Ms. Miriam De Dios, magaling magpalakad sa Pasig, lalong hindi corrupt, mabait at may puso para sa Pasigueños. Proud kami sa iyo, Mayor Bicol Soto. Sana ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan. So, yan ang isa sa mga comment din ni Ms. Miriam De Dios. So, magbasa pa po tayo ng iilan, no? So, uulitin po natin. Itong mga komento na binabasa ko po sa inyo ay base to sa mga kinomen or sinagot ng ating mga Pasigueño doon sa ipinost po natin sa Pasig News Channel na survey kung saan tinanong natin sila kung ano ang kwentong Bicol Soto nila at kung ano ang kwentong Iyo Caruncho nila. So mamaya, sa ngayon nga ay binabasa po natin is yung komento doon sa
sa comment box ni Mayor Vico at mamaya babasahin din natin yung comment box doon kay Vice Mayor Rio. So, ang sabi naman po ni Ray Tubera, marami ang nabago sa pananungkulan ni Mayor Vico. Una, sistema sa munisipyo. Pangalawa, korupsyon. Naayos. Pangatlo, palakasan system ay nawala at yung pamamahagi ng Pamaskong Handog maayos pati pagresolba sa COVID-19 crisis maganda. So imagine itong talagang ano niya, in-enumerate niya yung mga magagandang nagawa ni Mayor Vico dito sa Pasig City at yun talaga ang kwentong Vico Soto na napansin niya, no? At ang sabi din naman po ni Avelina Cruz, yung maayos na pamamalakad niya sa oras ng pandemya. Alaga ang mga may COVID sa quarantine facility, makikita ang tapat na pamamalakad. So ayan po ang isa sa mga mapusong sinabi din po ni Miss Avelina Cruz. At ang sabi din naman po ni May Malabanan, kay Mayor Vico, wala kang hahanapin pa, naging patas siya sa lahat at hindi siya namemersonal sa kanyang mga tao at higit sa lahat, ang mga puna sa kanya ay pinagdarasal palagi ng kanyang nanay at ang tulong niya umaagos sa Pasig. Patuloy siyang nagtatrabaho, ang iba na may nangangampa niya agad. Pag gusto mong tumagal sa pwesto, pakinggan mo ang karaingan ng iyong nasasakupan. Walang palakasan system at walang kukurap sa kaban ng munisipyo. So yan po ang kwentong Vico Soto ni Miss May Malabanan. So magbasa pa po tayo ng ibang mga komento, no? Ang sabi naman po ni Miss Chody Magno, Chody ba to or Mr. Chody Magno? Kay Vico, first time na nakatikim ng ayuda ang pamilya na hindi na kailangang pumila. Kusang dinadala sa bahay, first time din ang mga Christmas cash ay inilagay na sa ATM nang hindi na nagkakagulo, lalo ang seniors. Hindi na mimili ng isinasaayos na lugar. Bagamat unti-unti lang, nagpatayo din siya ng flood control at for the first time ay hindi kami binha ng bagyong sumunod. Kay Ulysses, more power Mayor Vico. So yan po ang isa sa mga mapusong experience din ni Chody Magno. So yan ang kwentong Vico Soto niya. So ulitin po natin, yung mga mensaheng ito ay galing din po sa mga Pasigueño na ikinomment nila doon sa poll survey na ipinost natin sa Pasig News Channel. At ang sabi naman po ni Miss Angelica Brobio, ang kwentong mayor ko, ang kwentong Mayor Vico Soto ko, ngayon lang ako nakatanggap ng PWD taon-taon. Salamat Mayor Vico Soto sa cash gift na naitulong nyo sa aming mga PWD. Ayan po, sa sector naman ng PWD ay ito po ang kinoment ni Miss Angelica Brobio. So ito naman po ang isa sa kinoment ni Miss Carmen Baladtan. Sa totoo lang, hindi ko siya naboto noong 2019. Pero mula nang makita ko siya ay namangha ako sa mga sinasabi niya at ginagawa niya. He is very humble. Kaya siya na talaga ang iboboto ko sa 2022. Ayan! So, nakita nyo yung isa sa mga comment nito ni Miss Carmen. So, noong 2019, siguro undecided siya noong 2019. Kaya hindi niya binoto to si Mayor Vico as mayor, no? Pero ngayon siguro, nakita niya eh. Kasi parang mismong ano eh, action speaks. Nakikita niya siguro o yung kung paano the way Mayor Vico's magtrabaho, especially nung kasagsagan ng pandemic. At ito nga ang napansin niya sa, at ito nga ang kwentong Mayor Vico Soto niya. Ang sinabi naman po ni Michael Julian Travis, cause Mayor Vico is active to all. Number 1, ayuda. Number 2, vaccine. Number 3, Pamaskong Handog. Number 4, mababang renta. At marami pang iba. So para po sa last na mensahe po na galing naman kay Miss Solita Martin, he makes us feel safe and well taken care of. I am 62-year-old, born in Pasig. First time ko na nakatanggap ng Pamaskong Handog because of Mayor Vico and also the scholarship given to private school. It's a lot of help. He have a golden heart, walang damot, walang yabang, gusto ko lang maglingkod. Thank you for the big change in Pasig and God bless you. So yun nga, si Ma'am Solita Martin ay 62-year-old na at pinanganak nga po sa Pasig at talagang first time niyang ma-experience yung inaalagaan daw sila ng matinde, no? At talagang first time din niyang makatanggap ng Pamaskong Handog. So yan ang isa sa mga kwentong Vico Soto po ni Miss Solita Martin. At kaya naman ngayon naman ay dumako tayo sa mga komento na galing naman po doon sa comment box ng kwentong Iyo Caruncho Bernardo ng ating mga Pasigueño. At ito nga po ang unang babasahin natin na comment doon sa ano ang kwentong Iyo Caruncho Bernardo mo. Ang sabi ni Erwin Lozano, kay Sir Iyo, magaling kaya yan.
sana bet ko noon pa na lumaban siya sa mga Eusebio eh. At naalala ko kasama sa plataforma niya ata yung free wifi sa public place ng Pasig last election, if I'm not mistaken. So yun ang isa sa mga kwentong Iyo Caruncho Bernardo po ni Erwin Lozano. So, in-explain niya talaga na nagagalingan siya dito kay Vice Mayor Iyo. Pero ang talagang pinupoint out niya is bakit hindi siya lumaban noon pa yung nakaupo pa yung dating administrasyon. No? So, yun ang isa sa mga napansin niya. At ang dinagdag pa niya, pero sa ngayon, Mayor Vico pa din ako. Marami pang naka-line up na magandang gagawin sa Pasig si Mayor Vico eh. Pagkatapos ng term ni Mayor Vico, siguro baka pwede na rin si Sir Iyo. So, yan ang follow-up message niya doon sa sinabi niya kanina. At ang sabi naman ni Mr. Jonathan Gomez, wala namang naitulong sa amin, nang hingi kami ng tulong, walang binigay. So ulitin po natin, ito po ay galing sa mga mensahe po ng ating mga Pasigueño doon po sa poll survey na ipinost natin sa Pasig News Channel. So hindi po ito akin, na baka mamaya ako ay ibabas dito. Hindi po ako nag-message na po. Ang sabi naman po ni Ms. Rebecca Retardo, sana hindi ka muna tumakbong vice kasi baka pag ikaw nanalo, ang advisor mo pa ay si ex-mayor. Patay na naman, patakaran nila sa'yo, ipapagawa. Okay na nga tandem nyo, bakit biglang naglaban? So, medyo out of curious, pero medyo naku-curious yata to si Ms. Rebecca Retardo, no? At ito yung kanyang mensahe na inilagay doon sa comment box ng ano ang kwentong Iyo Caruncho Bernardo mo. So, magbasa pa po tayo ng iba, no? Ang comment naman ni Nice Mondido, pakiusap lang, huwag pumasok sa dirty games of politics, huwag mamigay ng pera o vote buying just to win the position. Be yourself po, matagal ka na po nanungkulan, sana noon mo pa ipinakita ang galing mo. Sana po huwag mo i-apply ang perahan sa pamamulitika dahil kung kabataan po ang pinupuntirian nyo just to buy their votes, huwag nyo na lang po ipagpatuloy, lumaban po ng patas. Yung galing po sa willingness ng mga taga-Pasigueño, dahil sa vote buying nag-umpisa ang korupsyon at hindi maayos na panunungkulan, pagmamahal sa bayan at tapat na panunungkulan ang kailangan. Grabe naman itong mensahe naman ni Nice Mondido, parang nice na nice din. Pero malaman ha, yun ang isa sa mga pinupunta niya na huwag tayong mag-vote buying. So kung ano man, yung in-explain niyang mensahe dito. So ang gusto niya lang i-emphasize dito is pagmamahal sa bayan at tapat na panunungkulan ang kinakailangan o ang kailangan dito po sa Pasig. So parang in-emphasize natin na huwag mamigay ng pera o vote buying just to win the position. Be yourself po. So ito ang kwentong ibinahagi sa atin ni Miss Nice Mondido dito sa comment box. Ano ang kwentong Iyo Caruncho mo? So yan ang siguro mga pieces of advice niya yan dito kay Vice Mayor Iyo. So ayan, magbasa pa tayo ng iba dito. At ang sabi naman ni Miriam De Dios, ang tagal mong nanungkulan, ano pong naging project niyo sa Pasig? So yun lang, yun lang yung comment niya. At ang sabi naman ni Santiago De Bas, parang wala akong nabalitaan, sayang ka Iyo. So yun po yung mga comment ng ating mga Pasigueño. Ulitin ko po, ang binabasa ko po sa inyo ay galing po sa comment box doon sa poll survey na inilagay po natin sa Pasig News Channel. Ito, basahin naman po natin yung ipinost ni Avelina Cruz. Ang sabi niya, mahusay makisama sa lahat, puntahan niyang lugar dito sa Pasig. Napapasaya niya ang karamihan, bata man o matanda. So yan ang isa sa mga kwentong Iyo Caruncho Bernardo po ni Miss Avelina Cruz. Subalit, may sumagot. Sumagot po si Espinas Arnold. So hindi siya dapat mag-mayor, dapat sa kanya ay clown. So yun po ang sagot ni Mr. Espinas Arnold. At sumagot naman po si Leticia Tubdud. Ang sabi ay, oo. So yun. So yan, talagang nagsagutan sila dito sa comment box, no? So makikita po natin na it's a healthy competition naman. So yun ang napapansin ng ilan sa ating mga Pasigueño. Kaya naman dapat nire-respeto natin kung ano man yung komento na ibinibigay po nila or pinapahayag po nila. At ang sabi naman po ni Ana Lorilla Gonzalez, wait, iisipin ko pa. So yun ang kwento si Bernardo niya, iniisip pa daw niya. Okay, at basahin din naman po natin ang comment na ipinadala ni Bing Kasipit. Bakit ngayon pa? Noon hindi mo ginawa. Bakit kasalanan ko? So, yun po. Ayan. So, eto naman po yung isa sa mga komento ni FL. Sorry,
kwento ko lang, 2018 up to present, naramdaman kong taga-Pasig ako dahil nakatanggap ako ng pamaskong handog, etc. So, i-correct lang natin yung 2018 up to present kasi 2019 po naging mayor si Vico Soto. So, ang sabi niya, naramdaman kong taga-Pasig ako dahil nakatanggap ako ng pamaskong handog, etc. Pero October 21, nalaman kong may vice mayor pala ang Pasig. Sorry, real talk lang. So, ang isa naman po sa comment ni Mr. Melvin Moteta, they are both good. Kahit sino manalo, may the best man win. At sa panghuli, ang sabi naman po ni Mr. Menchi Rodriguez, marami akong kwentong Vico Soto. Kay Iyo, wala akong matandaan, kundi yung sinabi niyang magkaka-wifi sa buong Pasig na hindi naman natupad. So ulitin po natin, ito po ay galing sa komento ng ating mga Pasigenyo na ikinoment nila doon sa poll survey natin ng kung kayo po ang tatanungin, ano ang kwentong Iyo Caroncho Bernardo mo at kung ano kayo ang tatanungin, ano ang kwentong Vico Soto nyo. So ayan na, comment po ito ng ating mga Pasigenyo nang galing po sa kanila at binabasa po natin sa mga oras na ito. So that's it mga Pasigenyo, yaan po ang mga komentong binasa natin sa ipinost po nating poll survey sa Pasig News Channel na kung kayo ang tatanungin, ano ang kwentong Vico Soto nyo? At ano ang kwentong Iyo Caroncho Bernardo nyo? So ayan nga po, sa mga susunod na araw, buwan at linggo ay patuloy po tayong kakala, patuloy po tayong magsasagawa ng ating local survey para mas makilala pa po natin ang lubusan ang mga kakandidato pong pagka-mayor dito po sa Pasig City. At marami pong salamat sa inyong pagtutok. See you all next time dito lang sa Kirk TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!